Yes po, muli po isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-coiners. At ang content ko po para sa araw na ito ay para po sa isang 2 pence o new pence po. Yes po, new pence na may taon po na 1971. Pero bago po ang lahat, siyempre po muli ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy po na pagtangkilik sa aking channel, Coiners Ring. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel na ito, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe at pati-click po ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga bagong videos po na aking ina-upload, mga ka-coiners. At yes po, kung inyo pong nakikita, mga ka-coiners, ito po ay aking mga sinipi sa ilang mga vlogger po na mga foreigner. At meron din pong mangilan-ngilan na mga Pinoy vlogger na nagbigay po ng o nagsasabi na ang new pence po na 1971 ay may napakataas na presyo. Bagamat na may nakikita rin po tayo, mga ka-coiners, lalo na po sa eBay, ay talaga pong mamamangha po kayo sa presyo po ng baryang ito. At ito nga po ba kaya ay may katotohanan, mga ka-coiners? Baka po kayo rin ay may hawak ng ganito po ng klase ng barya at nai-stress na po kayo. Kung ito nga po ay totoo, atin po itong pag-uusapan, mga ka-coiners. Palagi ko po sinasabi na ang mga presyo po sa mga selling platform ay hindi po presyo talaga ng barya, kung hindi yan po ay presyo ng nagbebenta. Yan nga po, napakarami po ng mga vlogger na kung minsan ay sinisipi ang mga ito, sinesensualize para palabasin o palituin po na ito nga po ang presyo ng naturang barya. Kaya po napakarami po ng mga nai-stress na, lalong-lalo na po yung may hawak ng ganitong klase po ng barya, at laging itinatanong saan ba ito ibebenta, sino ba ang bibili. Mga ka-coiners, swertihan lamang po kung yan po ay naipost po ninyo sa eBay lalo na. At bahala kayo sa presyong inyo pong ipapataw dyan. Ang mahirap lamang po nito, ang nagpapahirap ay yun nga pong mga content creator na mga Pilipino na yun nga po pinapalobo, sinesensualize, at parang sinasabi na yan po ay may katotohanan. Muli po, ang mga presyo po na nakapatong sa mga yan ay presyo po ng mga nagbebenta, at hindi po reflected ang presyo ng anumang presyo niyan mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Muli po, lagi ko pong sinasabi na yan po ay presyo ng nagbebenta. Bilang patunay, mga ka-coiners, na kung yan nga po ay totoo, ay isa na po si Coiners Ring sa mga matutuwa, sigurado. Dahil hayan po ang aking mga hawak na mga Elizabeth coins. At napakarami po nating hawak na new pence. At meron po tayong hawak, mga ka-coiners, na 2 piraso po para sa mga yan. Sayang nga lang po at talagang ako po ay hindi na po o wala na po sa mode na sumagot kay Sir na laging bumabatikos po kay Coiners Ring at laging iniugnay sa batang sikat na vlogger na sinasabing aking kasabot at kasapakat at kami daw po ay mga fake buyer. Kawawa naman yung mga nabibilhan ko na mga legit. Pero swerte ka dahil hindi na talaga ako magsasabi pa kahit ano pang sabihin mo sa akin. Hayun po, mga ka-coiners, yung picture po ng hawak ko po na 1971 Queen Elizabeth. Kaya kung ito nga po ay may halagang 500,000 pesos o higit pa, yung iba po kasi sa foreign sa mga foreign vlogger ay haabot po ng milyon-milyon piso ang halaga ng mga ito na napakasigit po. Depressed tayo dahil wala po yung katotohanan. At hindi nga po natin alam kung pwedeng ibenta ito kahit 500 o 1,000 pesos lang ang bawat isa or maaaring mas mababa po sa presyong ating nabanggit. So muli po, ano man po ang ating napapanood, ay palagi po na isipin po natin yung too good to be true. Ika nga, yung may katotohanan po. Marami po sa mga vlogger po talaga na ginagawa po o ginagamit yung mga clickbait or yung mga misleading information para mapukaw ang ating damdamin, ang ating kaisipan para po sila ay panoorin. At dahil nga po napakagaling ng ilan sa mga yan, at lalo na mayroong isang napakagaling po na alam niyang baligtarin ang mga sitwasyon pagkakataon.
para lamang po siya ay panoorin. Pero kagaya po ng aking nasabi, ay napaka swerte ni sir dahil wala na po ako sa mode ng pag-e-expose po ng anumang mga clickbaiter o mga misleading information na binibigay po ng ilang mga coin vlogger. Bahala na po kayo mga manonood at kayo na po ang humusga kung sino po yung nagsasabi po ng katotohanan. At para po sa mga ka-coiners po na may ganitong uri ng barya na kagaya po ng aking hawak, wala pong katotohanan na yan po ay aabot po sa halaga, sa halagang 400,000, 500,000 o higit pa mga ka-coiners. At yung nga pong isa na laging tumitira sa atin, palaging ginagamit po, sinumista. Pero sa baryang ito po ay hindi po niya ginamit sinumista. Alam po ba ninyo kung bakit hindi niya ginamit sinumista sa pagkakataong ito para sa baryang 1971 New Pence? Mamaya po, makikita natin. Ito na po pala mga ka-coiners. Kasi po si Sir na laging tumitira sa atin, bagamat ayaw na natin sana siyang tirahin eh. At hindi na po mangyayari, natirahin ko pa siya. Kahit ano pa ang sabihin niya, mayroon pa namang G sa kanyang ulihan ng kanyang channel. So ibig sabihin siguro nun ay God, konsensyahan na lamang po kami kung sino po yung totoo at tunay sa aming dalawa. So ayan po mga ka-coiners yung ating makikita. Ayan po ay mula po sa numista. So kaya po hindi po ginamit ni Sir ito para po doon sa kanyang binlag. na New Pence ay ayan po ang percentage ng numista sa kanila ay 76%. So napaka-common po ng 1971 New Pence na ito. At ang uncirculated po ay 45 pesos lamang at 880. Naku po. Ang uncirculated po para po sa sinasabing BU in Blue Wallet, 59 pesos lamang po. At ang 1971 po na proof UNC uncirculated, ayan po, at makikita na 88 pesos lamang po. So yan po ang dahilan kaya hindi po ginamit ni Sir ang numista para po sa 2 pence na baryang yan. Bagamat yung kasama po ng baryang yan sa kanyang vlog, sa kanyang content, ay ginamitan po niya ng record po ni numista. So sana po mga ka-coiners kahit paano ay nakapagbigay po tayo ng isang kalinawan tungkol po sa 1971 New Pence na ito. Sana ay maging mapayapa po, masaya ang inyong Kapaskuhan. At sana po ay lalo-lalo na maging masagana po ang ating bagong taho, bagong taon. Sa lahat po, Merry Christmas!